sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Juliet Ann Marie Arditan, ang inyong teacher broadcaster sa araw na ito. At ang module na ating tatalakayin ay mula sa panulat ni Binibining Glynis Ched Malabanan mula sa paaralan ng Pasay City North Ram. Tayo ngayon ay nasa ikatlong margahan, unang linggo at ikaapat na araw. At ang layunin ng aralin natin sa araw na ito ay nabibigyang kahulugan ang mga linggo at termino na ginagamit sa mundo ng multimedia. O mga bata, handa na ba kayong makinig? Dahil kung oo, simulan na natin! Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin para sa araw na ito, ano ang napapansin niyo sa mga larawang ito? Tama! Ilan lamang ito sa mga sikat sa media o social media. Dahil ang tatalakayin natin sa araw nito ay tungkol sa mga linggo o termino na ginagamit sa mundo ng multimedia. At ang una na nga rito ay social media. Ano nga ba ang social media? Ang social media ay tumutukoy sa sistema ng pakikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng virtual na paraan. At ilan na nga sa mga sikat na halimbawa ng application nito ay ang Messenger, Facebook, Twitter, o Instagram. Ang social media rin ay isang malaking tulong sa mga tao dahil nagkakaroon pa rin ng komunikasyon kahit na nasa magkabilang mundo. Lalo ngayong panahon ng pandemya ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan dahil sa mga application nito. Ang ikalawa namang linggo o termino na ginagamit sa mundo ng social media ay netiquette. Ano nga ba ang netiquette? Ito ay pinagsama internet at etiquette na kung saan ay dapat na tinataglay din ng mga gumagamit ng media o social media. Bakit? Dahil ang netiquette ay kumakatawan sa wastong pag-uugali o kaugalian ng tao online. At sa mundo nga ng social media, laging tandaan ang pahayag na think before you click. At ang ikatlong termino naman o linggo na ginagamit sa multimedia o media ay blogger. Ang blogger ay isang serbisyo sa pag-publish ng blog na nilikha ni Firelabs at pag-aari ng Google. Ang blogger ay nakatuon sa pag-publish ng mga blog. At ito ay naka-host sa Google sa ilalim ng domain blogspot.com. At ang ikaapat naman na linggo o termino na ginagamit sa mundo ng social media o multimedia ay ang hashtag. Ang hashtag ay isang uri ng tag na ginagamit upang ilarawan ang mga paksa sa mundo ng social networking site, lalong-lalo na ng Twitter. At ang mga hashtag at iba pang uri ng mga tag ay isang uri ng metadata. At ang ikalima naman na ginagamit na linggo o termino sa mundo ng social media ay ang netizens. Sa palagay ko ay pangkaraniwan o naririnig yun na ang salitang ito. Ngunit ano nga ba ang netizens? Ang netizen ay pinaghalong salitang Ingles na internet at citizen. Na nangangahulugang citizen of the net o mamamayan ng net. At sinasalarawan nito ang aktibong pakikilahok o pakikisali sa pamayanang online. Sa madaling salita, tayong mga aktibong gumagamit ng internet ay tinatawag ding netizen. At ang ika-anim naman na linggo o termino na ginagamit sa mundo ng multimedia o social media ay trending. Ano nga ba ang trending? Ang trending ay kadalasang ginagamit sa internet, lalong-lalo na sa Twitter. Ang trends ay kasalukuyang pinag-uusapan ng madla o ng mga sikat o uso. Pero ngayon, ito ay nagiging batayan na ng iyong pagiging sikat sa mundo ng industriya. Sabi nga nila, kapag trending ka, sikat ka. Pero ngayon, kapag trending ka, may issue o kontrobersya ka.
pampito at huling linggo o termino na ginagamit sa mundo ng social media ay Jejemon. Ano nga ba ang Jejemon? Palagay ko'y alam na alam niyo na to. Sabi nga nila, kapag ikaw ay nag-type ng Jejeje, imbis na hehehe, ay matatawag ka ng Jejemon. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Ang Jeje ay nanggaling sa salitang Kastila na nangangahulugang pantawa. At ang Mon naman ay nanggaling sa Hapones sa anime na Pokemon na nangangahulugang halimaw o monster. At dito na nagmula ang tawag o bansag na Jeje Monsters. Lagi lamang isaisip na mayroon tayong pitong linggo o termino na tinalakay na ginagamit sa mundo ng multimedia. Ang una na nga dito ay social media, ang pangalawa naman ay netiquette, pangatlo ay blogger, pang-apat naman ay netizens, pang-lima ay trending, pang-anim hashtag at ang pampito ay Jejemon. Nauunawaan niyo na ba ang aralin natin sa araw na ito? Dahil kung oo, binabati kita. Kung hindi naman, ay maaari mong balikan ang videong ito. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain!